Huwebes ng hapon sa inyong lahat. Nako, mainit pa rin po ba? Kailangan natin ng relief, ano? Konting good vibes yan. At syempre, ang hatid namin sa inyo today is that exactly. I'm Denise Tang. At ako naman po si Lord Vera. Sama-sama po tayo sa init. Roses are red, violets are blue. Hindi ko na lang sinasabi ko dahil sobrang init sa labas. Pero, this is Afternoon Delight. It is Thursday, April 18, 2024 at katulad ng mga nakaraang araw, napakainit nga po kaya heads up lang po ulit. Itinaas na ng NGCP ang red and yellow alerts ngayong araw sa Luzon and Visayas grids. So, grid alert status natin ngayong Thursday, ayan po, nakikita nyo on your screen. Luzon grid is red alert from 3 to 4 p.m. and 8 to 10 p.m. Yellow alert naman ng 1 to 3 p.m. and 4 p.m. to 8 p.m. and again on 10 p.m. to 11 p.m. So Visayas grid naman, yellow alert from 1 p.m. to 9 p.m. So again, ano nga po ba ibig sabihin ng yellow alert and red alert? Pag red alert, it simply means power reserves are critically low. So rotating brownouts are possible if more power plants go offline during a red alert. Mas priority na mas masuplayan ng kuryente ang vital institutions like airports, hospitals, trains, etc., etc. Ngayon, under yellow alert naman, power reserves are below required levels pero the supply is still enough for the demand. So during this time, everyone's encouraged to conserve energy. Yes. Mm-mm. Tapos marami na rin mga mall owners, no, Denise, ang nakisama at ang mga nag-ooperate kadalasan ay yung mga malls using their own power generators. Uh-oh. Para makabawas naman sa load. At, okay, so hospitals, airports, so mga vital, vital facilities. Yes. Ano ba yung mga, sabihin natin, mga hindi naman masyadong vital? Maraming magagalit yan. Madaming magagalit. Oo, pero yan ang nangyari noong pandemic, di ba? So, ang gobyerno ay nag-decide kung what is essential and what is non-essential. At mukhang marami na yata nakalimot doon. So, kahapon sa amin, Denise, ano, nag-yellow alert kamo sa... briefly, nag-blackout sa area namin sa Quezon City, pero bumalik siya agad. Gaano kabilis? Siguro mga 30 seconds maximum. Or wala pa yata 30 seconds. Mabuti ganun lang kabilis, no? Pero again, we are encouraging everyone to conserve energy dahil nga kung lahat tayo sabay-sabay pong hindi makati eh. Siyempre, napakainit nga. Baka nga umabot tayo bigla sa red alert. Okay. Huwag mamaliitin ang kakayahan. Ito, one of the greatest inventions of human civilization, sinasabi na Denise, is the ceiling fan. Simpleng-simple, mura, pero yung positioning niya, scientific ang distribution ng ventilation sa isang buong kwarto. Okay. So, maging sa third world hanggang sa first world areas na mga bahay, ang laking gamit ng ceiling fan. So, kung maaari tayong magpakabit ng ceiling fan, kung mahalang aircon. Actually, mahalang aircon. Nagtitiis din ako sa electric fan ngayon. Talaga? Oo. Hindi, well, to be fair, hindi rin kasi masyadong mainit dun sa area ko. So, kung hindi naman kailangan, ako naman correct. Ay komportable. Correct. Diba? Kung ito naman ay kakabuti nating lahat, why not? Nabuhay naman ang mga ninuno natin na wala naman exact. Mga aircon nun. Tsaka walang electric fan. Walang noon. Electric fan. Oo. Tingnan mo, ang tatangkad ninyo. O Denise, hindi, ito pa. Ibebenta ako sa aircon gusto mo. Hindi, seryoso to ah. May nabibili ngayon na mga parang box fans. Oo. Na nako-convert din into instant air conditioners. Yung lalagyan ng yellow? Yes. Ah. Okay, parang sabihin nyo weird, pero it actually works. Mm-mm. Promise. Maniwala ka, mura pa. May ganyan kami dati. It does. Maramdaman mo talagang lamig ng hangin. Kaso, ginagamit mo sa inum. Ginagamit mo sa vodka. Bago pa ako maglagay dun sa pan, ubos na yung yellow. Oo. Pero syempre, no, dahil nga mainit ngayon, again, paalala lang po regardless. About the status. Pakitignan po yung schedules on your screen. Pero kami rito, syempre, we like eating, we like drinking. Ang delight namin of the day is itong drink na nakikita nyo po sa harap namin. Takpan natin ang logo dahil nabayad tayo dito. Akin nga na-expose. Iced coffee. Iced coffee. Okay, bakit nga ba iced
coffee. Ano ba meron ng kape na masumasarap ng kape pag nilalagyan ng yelo, Denise? I guess it depends kasi sa temperatura, no? And since nga napakainit, hindi lang ito pampagising, refreshing pa for us. Yes. Actually, weird nga naman na sa kalagyat na alap. Na imagine mo ba, o-order ka na mainit na kape sa beach, halimbawa. So, lagyan mo ng kape. Tinamaan lagyan naman ako. Kaya akong baong mainit na kape kanina. Ganyan talaga yung mga allergic sa aircon. Maintindihan mo ang Japan. Japan is a country with huge on coffee talaga. Mm-mm. Pero malamig sa Japan kasi, in general. Mm-mm. Although umiinit din, at matindi rin ang init sa kanila. Pero may nagtsatsaan naman ang mas, halimbawa, mga sa bandang China, Taiwan, ganyan. Mas cha sila. Pero yung cha, depende rin, nilalagyan nila ng ice. Yes! Oh, I've tried that as well. So, yun nga, depende talaga, I guess, sa preference mo and yung sa temperature, no? Kung ano yung mas makakapagpakomportable sa'yo. Ang nakakaloka lang, Miss Denise, hindi mo alam na ang dami-daming kafe na tinitira mo kasi kailangan nilang lagyan ng sugar. Mm-mm. Dahil pag natunaw yan, parang hindi masarap yung coffee mo eh, di ba? Pero hindi mo alam, lalagyan nila ng ilang shots ng espresso yan at nanginginig ka na sa excitement. Eto, parang may, ako ngayon. Excited ka ngayon? Hindi naman. Kung, hindi ka masyado excited, pero ito, tingnan natin kung ma-excite kayo sa mga storya namin on social media. Which is? Eto, maingay na maingay, unang-una. No? On Time.com, the 100 most influential people of 2024, and President Bongbong Marcos is on the list. Aba! Eto, according to a portion of the article on PBBM, and we quote, "For Ferdinand Bongbong Marcos to make history, he first needed to rewrite his nations. His father plundered billions of dollars from state coffers and stood accused of grievous human rights violations until his ouster in 1986. Bongbong's rise. Bongbong's rise to the Philippine presidency in 2022 was owed to whitewashing this family legacy through clever manipulation of social media. Mm-hmm. Yet Bongbong's desire to rehabilitate the Marcos name has resulted in other shifts. He brought technocrats back into government, steadied the post-pandemic economy, and elevated the Philippines on the world stage. Mm-hmm. Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea and bolstered his nation's alliance with the U.S. and in the face of rising tensions in a region and the world, as he said last May. Now, many problems persist, including extra killings and journalists routinely attack. But by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. In fairness, objective yung pagkasulat. Oo. At itong Time 100 Most Influential list, Denise, is a listahan siya that brings together people from different sectors, no? All over the world. Mm-mm. Sa iba-ibang facets ng lipunan. Merong sports, merong technology, merong business, at of course, politics, no? Halimbawa, meron din silang section na tinatawag na icons, leaders, pioneers. Halimbawa, pero weird yung icons kasi nila. Yung icon sila ay halo-halo. Nandoon si Kylie Minogue sa icons. Sino mga kasama? Okay, meron ding mga writers. Mm-hmm. Weird eh. Meron din na nasa arts. Si Kylie Minogue, ang nagsulat naman sa kanya ay yung lead singer ng Coldplay. Si Chris Martin. Mm-hmm. Okay. Ang nagsabi na traffic daw sa Maynila, sobra. Hindi ka na makakabalik dito yari. So anyway, merong mga marami mga personalities, ibang sikat na personalities din ang nagsulat tungkol sa kanila. Halimbawa, si Tory Burch, yung designer. Yes. Si Naomi Watts, yung nagsulat sa kanya, yung artista. Mm-hmm. Hayao Miyazaki, nandiyan din, of course. Si Jeffrey Wright, kung napanood niyo yung American Fiction, ang ganda-gandang pelikula niyan, nasa Amazon Prime. At, si Michael J. Fox, andun din, nasa icon siya, no? Sofia Coppola, yung director. At yung leaders naman, aside from President Marcos, andun po si yung Prime Minister ng European Council at yung nanalo ng Nobel Peace Prize last year. Isang babaeng aktivista na taga-Iran, si Narges
Mohammed, nakakalimutan ko yung pangalan pa, nakakulong pa rin siya hanggang ngayon. Okay. At matindi yung nangyari sa kanya. Mag-18 na, mas matanda na yung, or more pa yung mga anak niya, hindi nila nakita na malaya yung mother nila. Mm. Sa prison siya lagi. So, yun. Nangangamoy ano na ba ito? Person of the year? Oh, mahirap sabihin, ano? Lalo na iba-iba yung nasa... yung personalities na nasa listahan. Pero abangan natin kung siya nga ba. Sino kaya nag-ano ng... Yan o, sorry, na-OOC ako, saan sorry. Saan ka na-OC sa Thai? Yung Thai konti na lang, oh, gano'n na lang eh. Hindi pa sinagad, ano? Diba? Nako, sino ba ang stylist? Sino nga ba? Hindi natin alam. Alam ko dati, yung dati presidente, yung stylist niya si Bongo. Kaya yung Thai na, kung saan-saan na pupunta, ang gulo-gulo, tapos yung kwelo na agano'n. Oh. Okay. Tapos ako ikipag-meeting sa world leaders. Na nakaganon yung Thai. Oh, basta magulo. Oo. Tapos gaganon. Alright. Okay, basta may unity, magiging person of the year yan ng Thai. Next year, promise. Pero tignan natin kung yung Thai sagad na. Kung umabot sa malabo gulo. Malabo na yan. Immortalized na yung picture eh. Pero tama nga, 1 minute read nga. No? Naka 1 minute ka ba sa binasa mo kanina? Parang naka 1 minute naman ako. Pero ito, alam nyo, siguro this person deserves more than a minute, no? Napag-usapan siya. Hindi moving lang deserves. On. Deserves. Deserves. Yeah. Oo. Tunay na tunay. Moving on to the Inquirer. Mm-hmm. One headline reads na IA porter Victor Perez returns $10,000 worth of lost cash to traveler. $10,000. So itong si Victor Perez, he is 52 years old. He has been a porter or a pushcart retriever for 32 years para sa NAIA, ha. Tapos nakakita siya ng $10,000, or ang equivalent niyan sa conversion rate ngayon is 565,735 pesos. So nakita niya daw yan sa extension, arrival extension ng East Bridge of NAIA Terminal 1. Kung saan niya nga rin nire-retrieve yung mga pushcarts. Merong fishy dito, Denise. Oh. Di ba pinagbabawal na magdala ng ang limit lang na, di ba sir, $10,000 cash, bawal ka maglabas o magpasok sa bansa. Sino ngayon ang may dala niyan? Ayan ang tanong. Dapat sinuplong niya at tinag... Sorry, alam mo, baka criminal pa yung may dala niyan. Di natin alam. Well, the owner, a Korean... he was proven the rightful owner of the lost money dahil chinekrin nila yung CCTV. Pero no? Paano siya naka... Oh, dapat imbisigahan niya. Hindi naman daw na ipasok, hindi naman na itawid dahil nga nahulog. Hinulog yun. Oh. Sorry. Nahulog yun. Hinulog yun. Oh. Kasi alam niya, baka nabasa niya yun. Ano, pero alam mo, it also doesn't change the fact na itong si Victor Perez showed qualities na talaga namang hinahangaan natin, no, mga Pilipino, na nag-return nga siya ng pera. Kasi kung iisipin mo, baka yung ibang tao, lalo na kung wala naman siya sa pinaka... airport, sa structure, within the building kung saan damakmak yung CCTV, eh baka binulsa na yan. Mm-hmm. Or pinangkain sa wildflower. Pinangkain. Ay, kumain. Uy, sir, tsokolate lang daw yun. Mga judgmental kayo. Tsaka mahirap to eh. Isang bundle eh. Mahirap kainin nga. Mahirap kainin. Sorry. Diba pa? Kalahating million eh. Ang tanong, so nabalik sa may-ari. Nagpa-thank you naman ay, ba? Ay, walang ano, wala tayong info. Details about that. Pero ang kinatuwa lang natin dito, of course, is aside from Victor Perez, meron pa tayong isang kailangan na palakpakan. Ang pangalan naman niya ay si Albert Bautista, security guard of Lanting Security Services. So, MIAA security rin siya. And he turned over a lost bag found at Bay 7 of the arrival area. So, doon naman sa bag, ang laman naman yan ay laptop, smartphone, at gold necklace. Mm-hmm. So agad-agad silang dalawa, itong si Victor Perez at Albert Bautista, nung nakuha nila yung mga gamit at nakuha nila yung pera, they immediately went to the lost and found at sinurrender nila yung mga bagay na hindi naman kanila. Mm. So ulitin natin, itong guard ang sinoli niya ay? Yung guard ang sinoli niya ay bag containing a laptop, a smartphone and a gold necklace. That is gold necklace. Gold necklace. That is Albert Bautista. Si Victor Perez naman, siya yung nakukuha ng $10,000, or again, that is equivalent to 565,735 pesos. Eksakto kaya yung amount na yun? Ito binabasa ko ngayon ng Banco Central Regulations. Oh, go. Okay. A person may bring in
into or take out of the Philippines either physically or by electronic transfer legal tender Philippine currency for an amount not exceeding 10,000 dollars. Isn't it 10,000 equivalent of 10,000 US? Yes. Anything in excess dapat i-declare daw sa Bureau of Customs. Eh, hindi naman nga pumasok kasi. Eh alam mo namang napaka-honest ng bureau. Mga malay mo, bago siya pumasok, itinip niya na yun. Declare naman. Declare naman ang ano. Malay mo, manager ng mga K-pop group. Saka awardan daw siya. Awardan. Hindi lang yan, baka ipatawag pa ni Idol Rafi yan. At bigyan ng premyo. At ni Manong Chavit, di ba? Oh, sino pa daw? Oh, pipremyohan yan. Ikaw ba nawalan ka na ng something tapos may nagbalik? Ako kahapon meron. Oh, talaga? Iiwan ko yung tablet at charger ko. Ah, oo. Sinuwali ni Cathy Foliente at tinawagan ako ni Tin. Thank you. Mm-hmm. Pwedeng-pwede silang mag-porter sa NAIA at secure. Dahil sa tablet mo. Merong ano yung major na nawala sa'yo? Ako? Ano, wala pa eh. Sa Japan, nawalan ka na ba ng something sa Japan? Hindi pa, sa'yo? Pero confident ako mag-iwan ng gamit. Like, especially big ones, mga laptop and all that. Oo. Makapagtawanan pa nila yung laptop natin, ano? Low tech. Anyway, saludo sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Sana pag nakasalubong ko kayo sa airport, sabihin niyo, boss, ako yung naka-ano. Oo. Pa-iinamin ko kayo pagtas ng shift niyo. Promise. Ayan. Doon tayo sa Terminal 3. Ito talaga pinagdidiwang natin yung dalawang to. Pero complete contrast on philstarlife.com. Cebuano vlogger Boy Tapang apologizes for using 1,000 bills to make a kite. So hindi masyadong natuwa sa kanya dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit because, naman? Eh, syempre. Eh, pera niya yun eh. Eh kung gusto niyang, kung ano gusto niyang gawin sa pera niya, hindi ba karapatan niya yon, Dennis Tan? Well, meron kasi tayong presidential decree number 247 na prohibited for individuals to, quote, willfully deface, mutilate, tear, burn, or destroy in any manner whatsoever currency notes and coins issued by the Central Bank of the Philippines. Eh, ang ginawa nila, katuwaan nga. Ang sabi pa dito ha, 1,000 peso bills na nagkakahalaga daw ng 1,000,000 piso. Ayan, nasa likod mo, Lord, no? Napakarami isang malaking plastic yan na dyan nila kinabit yung pera, yung mga bills. Mm. At so, nung pinalipad nila, nasira eh. So aabot daw sa 1 million? Yan ang statement niya nung pinanood natin yung video. No? Isa sa mga una niyang sinabi, nagagawa daw sila ng saranggola using 1,000 peso bills and equivalent daw ay 1 million. Sa bagay, mukha naman siya milyonaryo. No? Can afford, ika nga. Oo. So, wala kayang nagduda man lang na napiprint out yung... Merong fake paper money. Hindi kaya? Ayan, no? Ayan. Yan yung video na pinanood natin. And then you'll see, somewhere in this video, ayun, lumilipad na yung mga pera. Mm-hmm. Parang ganyan. Diyan, parang yan ang mga ginagastos mo sa plaka mo, anak, at sa mga libro. Sinusunog mo lang ang pera mo. Parang ganyan nga. Sabi ng tiyahin ko na ngayon wala na sa mundo. Oo, pero ito naman si Boy Tapang, iba yung movement niya, no? Nung kahit. Oo. Eh kasi, paano ba niya ginawa to? The usual kasi nasanay tayo. Siyempre, yung parang may stick lang tapos may borders, eh, di ba? Yan yata yung boka-boka, Denise, na tinatawag. Boka-boka. Ano? Hindi tayo familiar dyan. Ano yung, dati pa ba yun? Parang ang structure, yan, parang ganyan. Pero, ang alam kay boka-boka, may parang fold siya na ganyan. Okay. Para mag, ano, Okay. Hindi siya pinaka-basic na kahit yun eh. Ang inabutan ko kasi, yung diamond shape na. Tapos may kayang cross. Masyadong, sa mga batang kali, masyadong social yun. Hoy, bakit? Barbecue stick lang yun? Makasosyal ka naman? Ting-ting lang yun. Alam mo, murang barbecue stick noon? Ting-ting! Walis ting-ting! Hindi pwedeng ting-ting. Hindi mo pwede. Barbecue stick. Ting-ting! Walis ting-ting na pag i-guglu mo together para medyo makapal. What's walis ting-ting? Oy, sorry. Social. Yan ang walis ting-ting. Parang sa Binil doon, oh. Yung program director nagpapabili doon sa isang staff. Nagpapabili ng katol. Sabi ng bata, what's katol? Paano yung explain?
Na-explain ba? Paano nga ba-explain ang katon? Hindi na kami na-explain. Katon? Tawan na lang kami lahat. Sige, hayaan mo na lang. Kagatin tayo ng lamok. Ganon. What's katol? Alright. And on CBSNews.com, John Lennon and Paul... Okay. Rewrite. Okay. Kasi parang lumalabas ito, parang nagkaanak silang dalawa. Hindi pa na-invento yung ganong technology. So yung mga... The sons of John Lennon and Paul McCartney, okay? Sean and James, respectively, have released their first song together, a collaboration nila. Yeah, so the single is titled Primrose Hill. Primrose Hill. Yes. Okay. So, ang sabi nila dito, according to the younger McCartney, inspiration for the new single came from a vision he had as a child in Scotland on what was a lovely summer's day. So, bata pa lang pala na-inspire na siya for the single daw. Lovely summer's day. Mm-mm. Mm-hmm. Huh. Alam mo, Denise, pag kung ako siguro, tatay ko sila, kung tatay ko, either John Lennon or Paul McCartney, Will you dabble in Hindi. Palagay ko mag-aaral lang ako ng football. Para magtitinta ako. Oh, mahirap eh. Ang pressure, no? Magbigay ka sa akin ng isang example ng anak ng isang heavyguard sa something. Nako, ang hirap. Na na-equal niya or na-surpass yung achievement ng magulang. Medyo... Sino ba? Meron nga ba? Napag-isipan namin to sa isang inuman dati at mukhang nahirapan kami. Bihira. Alam mo, si John Lennon, yung Sean Lennon na anak niya, matagal na yan na nagtatry. Well, sa indie scene, psychedelic yung style niya. Medyo nagme-make waves si Sean Lennon, ano? Kasama niya yung Beastie Boys dati. May part siya ng Grand Royal na label. Pero, hindi siya nakaka-break through the mainstream. Mm-hmm. At best, nagulat ako doon sa anak ni Paul McCartney na, meron pala siyang anak na tumutugtog din. Pero, baka passing fancy lang ito at baka ituloy na yung pag-aaral niya kung saan man, chemistry, basketball. Yung may anak ni Michael Jordan. Oo nga, ang bilis lang din. Mahirap kasi talaga because you'll always be compared. Meron ba siyang anak na naglaro? I'm not sure if he reached NBA, pero alam ko meron ni. Yeah. Mahirap yun. Totally gigantic shoes to fill. Oo. Tignan mo si... Jaworski, 3 points. Mm. Okay, from social media to show business, tawagin na natin ang ating talaga ito, kung big shoes talaga ako, pag-uusapan. Kayang-kaya. Ang sapatos nito, size 13 and a half. Kasama po natin ang entertainment producer. And you know what they say about guys with big shoes? They have big socks. Si Von Belenario, Tito Von, anong balita? Hi Lord, hi Denise, nako no, happy Thursday sa inyo. At syempre happy Thursday rin sa ating mga kapatid na nanonood ngayon ng Afternoon Delight. At syempre no, sasabayan ko yung init ng panahon dahil ikikwento ko na sa inyo yung mga maiinit na showbiz balita sa araw na ito. Unang-una na nga rin, no, Lord and Denise, ito nga ang pasabog ni na Tito Sen at nila Joey De Leon sa episode ng Eat Bulaga kahapon, no, kung saan pinabulaanan nila yung mga kumakalat na issue, balita at kwento na magsasara na umano ang Eat Bulaga dahil nalulugi na raw sila at ang programa. Nako no, talagang malakas yung loob nito ni Tito Sen at sinabi niya no na maglalabas sila ng kopya ng income tax return ng TVJ at ng Eat Bulaga para patunayan no na okay sila, okay yung kanilang financial capacity at tuloy-tuloy ang pagpapasaya ng mga legit double cards. At syempre ito namang si Joey De Leon ay bumanat, no? Nasasaktan o parang hindi daw niya matanggap kung bakit nagkakasiraan, diba? Bastusan na raw ang nangyayari dahil naglalabasan na naman kung ano-anong fake news laban sa Eat Bulaga. At sana nga raw, no? Eh mag-enjoy lang. At may hamon pa itong si Joey De Leon, no? Na luluhod daw siya kung makakatagal ng 15 years yung mga yung mga bumabanat sa kanila dahil ipinagmalaki nga no at ibinibida ng mga legit double cards ng TVJ na isa ang Eat Bulaga, pasok ang Eat Bulaga sa top 5 na longest running programs sa buong mundo. So dapat parang magkaisa na lang daw maging masaya para sa Pilipinas
Kaya yan yung mga aabangan natin ngayon, Lord and Denise, no, yung pagpapalabas ng kopya ng income tax return ng Ikbulaga. Parang mangyayari yan anytime within the day dahil sabi ni Tito Sen maglalabas sila ng kopya ngayon. At syempre, konting context lang, nagsimula itong mga ano na to, no, itong mga akusasyon, itong mga fake news, itong mga issue na ito a few days or a few weeks ago nung nagsimula na ngang umere yung katapat nilang programa, no, sa isang network. So, grabe yung mga destabilization plot na nangyayari ngayon sa social media, kung ano-anong mga paninira ang nakalabas ngayon sa social media patungkol nga dito sa Ikbulaga. Kaya nasabi rin dito ni Joey De Leon na sana happy-happy lang, no, magkasay, enjoy lang natin itong nangyayari ngayon sa noontime slot ng ano, no, ng Philippine TV, dahil sa ano, sa bandang huli, eh, win-win ito para sa ano, no, sa mga legit double cards at sa lahat ng mga manonood na Filipino audience, Lord and Denise. Mm-hmm. Talagang ano, siguro kaya posible ba yung competitors, ang hindi naman siguro ang nagpapalabas nitong mga keso lugi raw, yung mga chismis na ganyan, Tito Bon? Hindi ba masabi ko competitors, pero one thing's for sure, ang dami kasi talagang trolls, Lord and Denise, sa social media, no, mga iba't ibang alt account, ni ganito, ni ganyan, alt ganyan, alt ganito, na nagpapakalat ng mga ganitong ano, no, mga ganitong kwento. Yung iba nga effort pa, Lord and Denise, no, may mga art card pa sila na nagsasabing ito yung ano, ito yung lugi, ito yung pagkalugi talaga, na nangyayari ngayon sa Ikbulaga. Ito lang yung mga ad placements na nakukuha ng Ikbulaga versus the other program, etc., etc. At dahil nga dyan, eh, magsasara na di umano itong Ikbulaga. So iba't ibang gimmick yung ginagawa ng mga ano, no, ng mga distractors, kung may tatawag dito ng TVJ, no, against them, na talaga namang kung ikaw yung normal na netizen at madali kang maniwala sa mga ganitong art card, eh talagang maluloka ka, no. Kaya naman ito hinamon na talaga nila ano, no, nila Joey De Leon at Tito Soto, na talagang hindi totoo at okay ang estado ng Ikbulaga at ng TVJ Productions. Pero, dito sa TV5. Oo, dito po, marami namang ads, di ba? Minsan kasi doon mo masusukat yung health ng isang programa kapag marami ads. Oo. Correct. Tama ka dyan, Lord and Denise. And dagdag din natin, Lord and Denise, no, hindi lang yung advertisements yung bumubuhay sa isang programa, or particularly dito sa Ikbulaga, no, kailangan din natin tignan yung product placement na inilalagay ng iba't ibang brands at produkto sa bawat segment ng Ikbulaga. Kabilang na dyan yung Gimme 5. Ang daming lumalabas na product placement sa ilalim. Kung napapansin ninyo doon sa lower thirds o sa ilalim ng ano, no, ng screen, may mga lumalabas na logo. That's part of product placement. Mm-hmm. Bukod pa dyan yung ano nila, yung Sugod Barangay, 'di ba? Yung mga pinamimigay nilang pa-premyo, may mga binabanggit na brands o produkto, o 10,000 mula kay ganito, 10,000 mula sa ganito. So, hindi lang sa mismong advertisements, kada commercial gaps, yung dapat tignan din ng audience at ng netizens, no. Kabilang na nga dyan dapat yung mga product placement din sa isang programa, katulad na dito sa Ikbulaga, na talaga namang ang dami-daming product placement sa kanila, no. Bukod pa dun sa mga ini-endorso ng mga hosts nila, eh may product placement din mula sa iba't ibang brands at kumpanya sa iba't ibang segments nila. Correct. Oh, sponsor ng segments. Parang ito, pwedeng sabihin nila may product placements na nakikita sila ngayon, pero abonado po dito yung producer namin na si January Enero Acosta. O, kita mo kaya nakaside yung law. Hindi naman halata, Von, di ba? Kakulay lang. Wala namang magsasabi kung kaninong ano yan. Ganyan na lang. Kung kaninong convenience store yan. Hindi oh. Masyadong obvious. Sabihin nila, ano ba yung op? Hindi makalata. Parang Christmas nga eh. Wala namang produkto yung op. Wala namang may wala ano. Lang. Ikaw ba, Von? Meron ka bang pa-placement sa pag anytime nag-a-appear ka? Naku, how I wish, no? May mag-product placement sa atin, di ba? Belo. Para bumonga kaya tayo, di ba? Okay, Von. Ano pa? Balita ko, magkaka pop-up store daw dito yung isang K-pop group. Mm-hmm.
with lots and lots of armies all over the world. Mamaya pag Von, pag-uusapan natin. Von, balitaan mo na lang kami kay ano, kay Madam Janela. Anong Kore, ito update? Na nga ano. Pinalabas na dito sa Pilipinas itong ano no, pelikula ni Janela Salvador, kasama niya ang Thai superstar at may tuturing na Asian superstar na si Win Metawino. Ito nga yung Under Parallel Sky sa direksyon ni ano no, si Grid Bernardo. Talaga namang nandun tayo sa premiere night nito nung nakaraang araw sa isang mall dyan sa Mandaluyong, and talagang dinumog itong premiere night nila. Talagang hiyawan ng mga fans nila Janela at nitong ni Win Metawino. Ang kwento nito ay pagkatagpo ng isang Thai at nito ni Janela no, na isang hotel receptionist sa Hong Kong, at doon uusbong ang kanilang kwento ng pag-ibig. So this story is ano, about cross-cultural, cross-country story na talagang aabangan ng fans. And yun nga no, ayon sa mga netizens at mga nakapanood na nitong Under Parallel Skies, eh talaga namang they've been getting good reviews mula na rin sa audience, dahil maganda yung pagganap nito ni Janela at syempre itong pagganap din ni Win Metawino dito sa pelikulang ito. Itong si Win Metawino, guys, sikat na sikat na Thai actor ito, no? At sinabi nga sa atin, nakasamahan natin si MJ nung nag-Asian premiere sila sa Hong Kong, grabe yung tili na ano no, at hiyawan ng fans nung lumabas ng itong si Win Metawino sa ano, sa Asian premiere. So sana dito rin sa Philippine premiere, we wish ng producer ng mga ng pelikulang ito na mag ano no, magkaroon din ng box office success itong ang Under Parallel Skies, para tuloy-tuloy din ang sigla ng movie industry at ito nga pagpuproduce ng mga pelikula kasama yung mga Filipino actors with other Asian stars din. Lloyd and Denise. Von, alam mo, Denise, ang director niyan ay director din nung Kita-Kita, na malaki yung iniwang marka at tumabo rin yun. No? Pero mas may cultural mark yun kasi yun ang talagang naging icon. Mm-mm. Aba, si Emboy. Oo. Naging heartthrob. At si Asunta, si, sorry. Si Alessandra. Alessandra De Rossi. Alessandra De Rossi. Okay, so Von, napanood mo ba? Hindi ko tinapos, Lloyd and Denise. Bakit? Dahil hindi, hindi ka nagandahan? Kasi medyo late na nag-start yung premiere dahil ang daming ang tao, no? Mm-hmm. Pero half ng mga napanood ko is talagang, I must say, it's a must watch. Puro Hong Kong ang setting. Sa Hong Kong ang setting nito, Lloyd and Denise, talagang nakakwentuhan natin si Direk Sigrid, no, bago nung ano nung premiere night. Sinabi talaga niya na sobrang paghanga niya kay Janela at kay Win, dahil kahit sikat na mga artista sila, lalala na si Win, eh grabe yung professionalism. At naikwento nga niya, no, na naitago nila mula sa dinami-raming fans nila Janela at Win Metawino sa Hong Kong habang nag-shoot sila. So ito yung kapuri-puri yung talaga sa production ng ano no, ng pelikulang ito, na isa sa mga dapat abangan dito nga sa Under Parallel Skies. Sigrid Von, yung mga sinushoot na pelikula, Japan, yung walang kapares, sa Paris. Yeah. Sana all. Pero sabi nga ni Direk Sigrid, Lloyd, may aabangan pa kayo. Hindi pa niya pwedeng ikwento, pero may pasabog pa siyang ano, proyekto this year. Aba, abangan natin kung saan. Oo. Sabi mo, sama tayo, Von. Von, may tanong ako, ba't nga pala na-cancel yung concert ni Janela? May narinig ako noon sila kay Nanay Christy, pero ikaw na magsabi kung ano yun. Dahilan ng cancellation ng concert. Naglabas sila ng statement, no, Lloyd and Denise, sa tungkol sa pagka-cancel nitong concert ni Janela due to personal reasons, at ang dami rin talagang naging proyekto at promotion ni Janela nitong mga nagdaang araw. At syempre, no, ito rin si Janela ay isa rin sa mga talagang ano, pinukpok ng bonggang-bongga sa social media nitong mga nakalaang araw, dahil doon sa guesting niya sa isang noontime show na bash siya doon dahil sa pasample, pero hindi siya nagbigay ng pasample. Kaya ang dami-dami ring kwento at issue na dinidikit dito kay Janela. Pero one thing is for sure, no, kapag okay na si Janela, na ayos na yung schedule, mukhang
magkakaroon o ibabalik naman talaga itong 10th year anniversary concert ni Janella. Sige, Lord and Denise. Abangan na lang natin kung kailan yung next na schedule. But again, maraming salamat sa iyo, sa ating entertainment producer na si Von Bilinario. Thank you guys. Ayan, at Lord, ito yung minamention mo kanina, no? Yung K-pop fans natin dito sa Pilipinas and all over the world, for sure. Nako, ma-excite po kayo dahil BTS is bringing their monochrome pop-up store to Manila next month. The store will open at the Entertainment Mall of the SM Mall of Asia from May 24 to June 30. Aside from Manila, the store will also open in Seoul, Tokyo, Jakarta, Bangkok, and Los Angeles. Naalala ko may pop-up store dati sa Mandaluyong, pero pandemic time. Oh, pero maliit lang, talagang pinilan at sold out. At may balak ba kayong umakyat ng Baguio para iwas init? Konting warning lang po. Pero mamaya na yan sa pagbabalik po ng Afternoon Delight. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera, kasama po natin si Ms. Denise Tan.
At ngayon po, pasadahan na natin ang headlines natin this Thursday, April 18. The Luzon and Visayas grids are once again on red and yellow alert. Red alert is up over Luzon from 3 p.m. to 4 p.m. and from 8 p.m. to 10 p.m. The same grid is under yellow alert from 1 p.m. to 3 p.m., 4 p.m. to 8 p.m., and from 10 p.m. to 11 p.m. Meantime, yellow alert is raised over Visayas from 1 p.m. to 9 p.m. Meanwhile, Calamba City is hailed as the least polluted city in the Philippines by the 2023 International Report on Air Quality. The city also ranked 6th in the entire Southeast Asia region. Carmona City in Cavite and Balanga in Bataan were ranked 9th and 11th. And 18 areas in the country are forecasted to experience dangerous heat index levels ranging from 42 to 45 degrees Celsius today. Meantime, the same could hit 20 areas tomorrow. The list is being flashed on your screens. Alright, gaya ng sabi kanina, Denise, sa mga gusto namang pumunta sa Baguio para magpalamig, with or without a friend, mag-ingat po kayo sa accommodation scams. Bakit? Ano reference mo doon? Maaring mag-isa ka lang or maaring may kasama kang kaibigan. Okay, road trip lang. Oo. Oo, sige. Ang mga dali sa report ni Mobile Journal Francis Orsio. Ang init! Sarap sigurong mag-Baguio, no? Sa mga nagbabalak dyan, ingat sa online booking ng accommodation. Talamak na kasi ang scams. Para ang bakasyon, hindi mauwi sa stress at masulit ang ganitong view sa City of Pines. Sa Baguio, nagkayayaan ang magbabarkadang ito mula Cavite na gustong magpalamig at matakasan kahit saglit ang tag-init. Sobrang init po talaga kahit na sobrang open na po yung aircon niya. Parang nararamdaman mo na lang. Tapos bila silang nagkayayaan na magpunta kaya tayo ng Baguio kasi nga po mainit. Ang mga turistang kagaya ni Nablesi ang kadalasang target ng naglipa ng accommodation scam. Ang mga nabibiktima, yung mga naghahanap ng murang matutuloyan sa pagbabakasyon sa summer capital. Madalas daw sa social media nangyayari ang ganitong krimen. Sa Facebook group nga na ito, kita agad ang post ng mga nabiktima ng accommodation scam. Ang siste, papaniwalain ka sa mga promo at discounts. Magpapanggap ang kausap mo na staff ng isang accommodation facility at magpapakita pa sa iyo ng ID kasama ang pangalan, address at number nila. Pero lahat ng ito, peke lang pala. Sasabihan ka rin na kailangan mong magbayad ng down payment. At kapag naisend mo na ang pera mo through e-wallet o banko, maglalaho na ang scammer na parang bula. At heto pa, hindi raw taga Baguio ang karamihan ng nambubudol. Alam mo, magugulat ka na maraming scammers hindi taga Baguio. Karamihan ng mga scammers nasa baba. In fact, some of them are even based in Mindanao, Visayas. Kaya nga walang definite na masasabi mo na ma-locate mo talaga kung nasaan sila. Pangamba ng LGU, baka mas dumami pa ang magsasamantala ngayong maraming gustong magpalamig sa Baguio. Kaya sa mga nagpaplanong magbakasyon sa City of Pines, may paalala ang Baguio LGU. Sa atin po mga nag-avail po ng mga accommodation dito, lalo-lalo na po yung nagre-register through social media, sana po i-validate nyo po mabuti. Tawagan nyo po yung accommodation facilities. You can go to our visita.baguio.gov.ph. Pinapayuhan din ang mga nabiktima na magsampa ng reklamo sa anti-cybercrime unit ng pulisya. O di kaya para maiwasan ma-scam, i-verify sa kanilang website kung legit ba ang inyong tutuluyan. Sa panahon ngayon, talamak na ang scams, lalo na sa social media. Kaya naman kung ang presyo ng tinitingnan mo ay kaduda-duda, mas mabuti nang magdalawang isip bago mawala ang pinaghirapang pera. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Samantala, hindi naman bababa sa 19 ang kumpirmadong patay sa mga pagbaha na dinanas ng United Arab Emirates. Magbabalita si mobile journalist Julie Baiza. Isang taong pag-ulan bumuhos sa loob lamang ng 24 oras. Ganyan ang nangyari sa United Arab Emirates. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng desert nation.
Libo-libong pasahero ang na-stranded nang kanselahin o ma-divert ang mga flight sa Dubai International Airport. Naging pahirapan din ang pagpasok at paglabas dyan dahil sa lalim ng tubig sa paligid ng airport. Sa kanilang social media account, humingi ng paumanhin ang pamunaan ng airport sa mga naapektuhang pasahero. Sa ngayon, unti-unti nang bumabalik sa normalang operasyon nito. Sa Oman naman, hindi bababa sa 18 nasawi kasunod ng malawakang pagbaha. Kabilang dyan ang isang sanggol. Patay din ang 10 estudyante at isang driver nang tangayin ng baha ang kanilang sasakyan. Bagamat humina na ang mga pag-ulan sa Oman, pinapayuhan pa rin ang mga residente na manatili sa kanilang tahanan. Nananatili rin sarado ang ilang eskwelahan at pinag-work from home ang mga empleyado. Bukod sa UAE at Oman, nakaranas din ang mga pagbaha sa Bahrain at Qatar. Isa sa hinihinalang sanhi ng matinding pag-ulan at malawakang pagbaha, ang 6-7 cloud seeding na ginawa sa UAE. Wala pang reaksyon dito ang mga opisyal. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Alright, kamustahin na natin ang implementation ng e-vehicle ban sa mga primary roads sa Metro Manila. Tawagin po natin si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, okay, nasan ka ngayon at mukhang nasa LTO ka na naman sa QC? Doctor, nandito tayo ngayon sa may Recto Avenue, no? Kung saan isa to doon sa mga daanan na pinagbabawal yung itong mga e-vehicle. Pero Doctor, no? Update lang, kanin-kanina lang ay inanunsyo ni President Bongbong Marcos yung pagbibigay ng panugit sa mga e-bikes at mga naka-e-trikes na apektado nga, pati yung iba pang apektado mga sasakyan na walang hulihan muna. Ayon kay President Bongbong, ayon kay President, kailangan pa daw ng sapat na panahon para sa malawak na pagsisiyasa tungkol sa ban na ipapatupad, no? Pero bawal pa rin po. Paalala lang natin, bawal pa rin po yung kanilang pagdaan sa mga natukoy na mga daan. At magkakaroon lang sila ng grace period kung saan hindi sila matitigitan, pagmumultahin, o may impound yung kanilang mga sasakyan. Pero sa latest na update, no, password sa Kadenis, no, ang anunsyo ni President Bongbong Marcos ay may isang buwan na grace period itong ban na ito, Pastor Denise. Evan, ano naman yung mga sentimento ng yung mga nandyan, yung nag-claim ng mga sasakyan nila based sa mga nakausap mo? Yes, Denise, kanina nakausap natin, no, sabi nga nila yung 2-5 daw ay napakabigat dahil nga usual yung kanilang yung 2-5 na to hindi lang naman daw isang araw nila kinikita, no? Tapos yung mga e-bikes naman, ano, mga impound ay usually ito daw yung ginagamit nilang pan-transport papunta sa kanilang mga trabaho. So yung 2-5 sa kanilang pagka-impound pa nung kanilang e-bike ay napakabigat daw talaga. Pero ito nga, kanina nung matapos nga yung anunsyo ni President Bongbong Marcos, kinonta ko kaagad yung isang impound area na ating napuntahan, no? Ang sabi nila, inaantay pa nila yung kanilang yung pagbaba ng memo sa kanila ng LTO kung ano, or ng MMDA kung ano yung susunod na mangyayari. Grabe naman. Tama pa, Ivan. For every day na hindi mo nakiklaim, nadadagdagan pa yata yung penalty. Tama ba, Ivan? Usually, no? Yes, Pastor, dito sa isang napuntahan ko, no? So, bale, meron 2 araw na walang bayad, actually, yung pag na-impound yung sasakyan mo o yung e-bike mo. Pero pagdating nga doon after ng pangalawang araw, every day ay may penalty na 50 pesos. So, kung matagal mong hindi na bayaran yung sasakyan o matagal mong pinaklaim yung e-bike, ay baka pumalo pa yan ng mas malaking mismo dun sa iyong pumilita. And yung isa nga, nakausap natin, siya sabi niya, yung multa daw, actually mas mahal pa daw yung multa niya kaysa dun sa e-bike na nakumpiska sa kanya. So, may kita natin ang laki talaga ng epekto ng itong hulihan na to para sa ibang mga panggagawang Pilipino. Alright, maraming salamat sa iyo. Mobile Journal, Evan Tarinque. Susunod, ipapakilala namin sa inyo ang pinakabatang weaver sa Ilocos. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Lourdes Vera po, ang inyong lingkod. Now, let's see the latest in sports. News 5 correspondent Marty Bautista gets us up to speed. Marty, ano nga ba ang malaking balita sa Paris Games? Afternoon, Denise. Lord, celebrating 100 years of Filipino athletes, official na inanunsyo ng Signal TV ang kanilang partnership sa Philippine Olympic Committee para sa paparating na 2024 Paris Olympics. Isang linggo bago ng Olympics, sasabak ang mga Pinoy delegates sa one-month intensive camp sa Metz, France. Isang oras na train ride papuntang Paris, ang mga atleta ay mabibigyan ng kani-kanilang lodging, sports facility, at pati Olympic grade equipment. Itong isang buwang preparasyon ay matututukan ng mga Pinoy fans sa digital free-to-air at paid channels ng Signal TV. Parang magiging mini-series siya, documentary ng behind-the-scenes preparation ng mga Olympic athletes 1 month before the event starts. So kasalukuyang in discussion pa rin daw ang Signal TV sa official rights holder ng Olympics upang maipalabas ang actual Olympic Games sa Pinoy viewers. So nasa tail end na daw sila ng discussion with the rights holder ng Olympic Games, which is them. So unfortunately, wala pa silang final agreement. Pero they're hoping they'll be able to show the event live para sa mga Pinoy viewers, especially the event where the Filipino athletes are competing in. Samantala, ang one-month camp ng Olympic athletes, muna ang mapapanood, magiging crucial ito para sa mga atleta para magsanay sa acclimation at time zone ng France at makabuo pa ng suporta sa isa't isa. Denise, Lord? Mm-hmm. So, 99 days to go na lang, ano, Marty? Kasi kahapon yes. Yata yung simula ng 100-day countdown. Oh. Yes. Si Marty na ba ipupunta sa Paris? Ah, hindi natin alam. Marty, they have updates for us regarding that. Cross my heart, I hope. Oh, sana magsama tayo. But for now, thank you. Uy, sama na rin ako dyan. Sama ka na rin. Oo, para tatlo tayo. Oh, pwede rin naman. Oh. Why not? Again, that was News 5 correspondent Marty Bautista. Moving on, do you know how to weave? Yes. Oh, sige. Let this 8-year-old from Ilocos show you how. Wag si Lord. Ipapakilala siya sa atin ni Mobile Journo Julie Baiza. Isa ang paghahabi sa pagpapakita ng mayamang kultura ng isang bansa o komunidad. Sa Pinili, Ilocos Norte, isang 8 taong gulang na bata ang nagpapakita ng galing sa paghahabi. Sa edad na 19, inilunsad ni National Living Treasure Magdalena Gamayo ang Sagot 100 o pagbibigay ng libreng textile weaving training program sa 100 scholars. Mismong si Lola Magdalena ang isa sa mga nagsusupervise sa kanila. Sa simula, hirap daw sila na makuha ang interes ng kabataan. Pero walang lumalapit kasi ng mga young ones, no? Kaya we tried to help her mag-recruit ng mga students, no? From schools. And from time to time, nagpapadala yung mga schools ngayon ng trainees para matutunan nila yung paghabi ng Nobel. At slowly gaining popularity among the youth ito. Kabilang sinagpakita ng interes ang 8 taong gulang na si AC. Apo si AC ng isa sa mga nagahabi sa Gamaba Cultural Center. Biglang sinabi daw sa lola niya, "Lola, punta rin ako mag-weave dyan," sabi niya. "Ay, hindi, kasi baka asira mo," sabi. Tapos nung pumunta na lang, tapos biglang umupo na lang din sa loom. Tapos nagagawa naman niya. Hindi biro ang ginagawa ni AC at ng mga weaver. Mano-mano kasi yan mula sa paghahanda at pag-aayos ng mga sinulid hanggang sa aktual na paghahabi. Sa katunayan, ang isang Filipina na gaya nito, 2 araw na ginagawa. Mahirap man, fulfillment daw ang paghahabi. May kwento kasi sa bawat damit o bagay na nabubuo. Yung kwento niya is parang this is an ancient design na parang it can drive evil spirits. At kahit lakas at pawis ang puhunan, ang sabi ni AC, gusto raw niyang maging professional weaver o magahabi. Yan, sa Ilocano sabi niya mga bata, sali daw kayo mag-weave. Ang mag-iisang 100 taong gulang na si Lola Magdalena at ang 8 taong gulang na si AC ang patunay na ang pagpapamalas ng talento at pagiging proud sa ating kultura, walang pinipiling edad at estado.
Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. At kung walang magbamana ng mga ganyang gawaan, mga tradisyon, mamamatay na lang. Pero mga kapatid, ito ang hindi mamamatay. Ang paboritong segment ng ating Pulitzer Prize winner for international reporting, ang One News Defense Editor Manny Mogato, ito na po ang I Saw the Signs. Ito ay... Cream kills. Ayo, delikado kainin yan kasi baka nakamamatay. Oy, testing. Paano kaya itetesting yan? Ang crinkles na lethal. At ano kayang katabi niya? Para masarap yun, ha? Crinkles. Parang pretzel. Ay, ano ba? Hindi ko makita. Your death for 2 pesos. Mm-hmm. Okay. Ito po yung patuloy sa ating May Maliba edition. Okay, ito sabi naman ay 240 ang 3. Hindi ko na gets. Hindi ko rin masyadong gets. 240 ang... Baka tatlo. Ah, tray! 240 ang tray. Ang isang 3. Ah, nga naman. Ikaw naman tray. Tray. Ay, alam mo pwede. 240 ang tray. British. Pag binasa mo ng ganon. 240 ang tray. 240 ang tray. Pasok, pasok. Tama ka dyan. Okay, next tayo. Next. Ang galing mo. Paano mo na figure out yon? Ito naman. Fried chicken only rice, 50 pesos. Ah, libre sabaw, free soap. Ay, gusto ko yan. At least malinis. Oo, hugas ng kamay bago kumain. Kore. Iwas bakterya, iwas sakit. Sabay-sabay na lahat yun. Habang umihigop ka, nabiilinis ka. Why not? Free soap, bagay na bagay yan. Ngayong mainit, mainit na sabaw. Hot soap. At kayo rin po, kung meron kayong makitang mga signs na nakakatawa, nakakatuwa, nako, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Again, that's afternoondelighton@gmail.com. Abangan natin yan for the next coming weeks. And that will do it for us dito po sa Afternoon Delight this Thursday, April 18. I'm Denise Tan. Ayoko pa tapusin, pero join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Rivera. Have a delightful afternoon, everyone. Thank you. We'll